Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nahigitan ng Bureau of Customs ang target revenue collection nito para sa buwan ng Agosto. Batay sa datos, 72.275 billion pesos ang target na itinakda ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pero pumalo sa 75.642 billion pesos ang nakolekta ng ahensya. Mas mataas ng 4.7% o katumbas ng 3.367 billion pesos. Mula Enero hanggang Agosto ngayon taon, umabot na sa kabuang 582.133 billion pesos ang kanilang nakolekta na nagpas ng 14.393 billion pesos sa 567.740 billion pesos na target. Mas malaki rin ito ng 23.678 billion pesos kumpara sa 558.455 billion pesos na nakolekta sa unang 8 buwan ng 2022. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang magandang collection performance ng BOC ay dahil sa efficient na customs operations, pinaigting na kalakalan at matatag na collection measures ng ahensya. Pinuri naman ni Commissioner Rubio ang dedikasyon ng mga tauhan ng BOC para magampanan ang kanilang mandato. Aprobado na ang 35 hanggang 50 pisong daily wage hike sa Calabar Zone. Sa ilalim ng wage order na inilabas ng Regional Tripartite and Productivity Board, magiging 385 hanggang 520 pesos na ang minimum wage sa non-agriculture sector, 385 hanggang 479 pesos sa agriculture sector at 385 pesos sa retail at service establishments. Mabibigyan naman ng mas mataas na aumento na 89 pesos ang mga manggagawa sa Calaca, Batangas at Carbona, Cavite matapos silang ma-classify bilang component cities. Sa datos ng DOLE, mahigit 700,000 minimum wage earners sa rehiyon ang makikinabang sa bagong wage order. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Almelo. Magandang hapon.